Ayon po mismo sa ahensya na sinasabihan po nilang merong leak, wala pong PIDEA leak. Pero dito po kay Senator Ronald De La Rosa, na hindi naman po kabilang sa Philippine Drug Enforcement Agency, merong PIDEA leak. Kanino po tayo ngayon maniniwala? Siyempre, maaaring maging self-serving sa paningin po natin ang sinasambit po ng PIDEA dahil sila po yung involved na institusyon. Pero dapat, ang paniniwalaan po natin ay nakabase po sa ebidensya. Hindi po sa butas ng puncher, hindi po sa photograph sa online na kumakalat, igit sa lahat, hindi dahil mukha po itong lumang dokumento sa harapan po ng publiko. Yan kasi ang naging pamantayan nitong si Senator Ronald De La Rosa kung bakit niya po pinaniniwalaan ang testimonya nitong si Jonathan Morales na meron pong PIDEA leaks. At sa pagdinig po kahapon, muli po nating napatunayan na wala talagang PIDEA leaks. Napakaganda po ng presentation ng isang abogado mula po sa PIDEA kaugnay po ng kanilang pag-iimbestiga sa sinasabing PIDEA leaks na ang katotohanan, wala naman po talaga. Kaya balikan po natin ang pahayag ng PIDEA kahapon. Person that we have here, Mr. Jonathan Morales. All those questions that I have mentioned will be addressed in the presentation that I will be going to report. And I would like to inform this honorable committee that the report that I'm going to make is not my personal opinion. It's not my personal report because as mentioned by our Deputy Director General for Operation, this is the result of the investigation that the PIDEA had conducted as yung aming Deputy Director General for Operation, ay siya po yung head dito. With the Kaya wala pong katotohanan ang sinasabi nitong si Jonathan Morales na wala pong ginawang investigasyon ang PIDEA kaugnay po sa kanyang reklamo. Meron pong ginawang investigasyon. Pero paano po magpo-proceed ang isang investigation kung sa una pa lamang napaka-apparent na noong kasinungalingan sa mga sinasabi nitong si Jonathan Morales? Kaya doon pa lamang terminated ang investigation and the conclusion is walang PIDEA leaks. Action of the Director General of PIDEA. Okay, please, next slide. Yung report that I'm going to present, ito po yung final report that we have submitted to the Director General of PIDEA dated April 14, 2024. Okay, in the next slide please. Take a look at the two documents na sinasabi nating alleged PIDEA leaks. The pre-operation report and the authority to operate. If you are going to take a look at the two pictures there, makikita natin that those documents, number one, parehas po silang walang control number. Yan ha. Aside from this, mag-aabogado na itong si Ronald De La Rosa para kay Jonathan Morales sa pinapaliwanag nitong si attorney mula sa PIDEA. Actually, kung talagang fair itong si Ronald De La Rosa, hinayaan niya na lamang i-present nitong si abogado ng PIDEA, di ko tanda ang pangalan, na maipahayag niya yung kanilang isinagawang investigasyon. Yet, i-interrupt niya ito at sasabihin na settled na daw yan na kahit walang control number, meron pong PIDEA leaks. Two documents na walang control number, yung documents pong ito were intentionally obliterated. And yung documents pong ito, most of the items therein ay remained unfilled. Ibig sabihin, this deprived the PIDEA para malaman po magkaroon ng kung talagang totoo or hindi or nag-i-exist yung dokumentong ito. Kasi hindi namin mabe-verify. In the investigation that we have conducted during the past 2 years, na-disapprove o kaya hindi na-submit yung papel na yan, magkakaroon ba ng control number? Halimbawa, ako si Morales, gagawin ko yan. At inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na hindi disapprove yung operation na yan, magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. Hindi. Dapat doon pa lamang, alam mo na, Senator Ronald De La Rosa, nang sinagot ka ng hindi po,
Ibig sabihin, kung walang control number, hindi ito magiging parte ng official documents ng PIDEA. At kung hindi ito parte ng official documents ng PIDEA, walang maglilik na documents mula sa PIDEA. It will be a personal documents na lamang doon po sa gumawa noong dokumento. Parang ako, nung pulis ako, ang dami kong mga ginawang ganito. At kapag ka nagkaroon po ng serial number ang mga yan, ipapile na po namin yan. Pero yung mga hindi po natutuloy na operasyon, personal copy ko na lamang po yun at hindi na po yun kasama sa confidential files ng opisina kung saan ako nagtrabaho. Ewan ko rito kay Ronald De La Rosa bakit niya pinagdidiinan na meron talagang PIDEA leak. Sinasabi na nga sa kanya ng PIDEA na wala. So, meaning, titignan mo nature ng papel. Tignan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tignan mo yung color ng papel. Diba? Diba? Pero talagang pinaninindigan niya eh. Base doon sa kanyang nakikita sa photograph lamang, and worse, hindi yung personal, kung hindi sa internet lamang. Alam po ninyo, kung high-tech po cellphone ninyo, may tinatawag po na filter. Kapag binuksan ko po itong Filmora, ito, ipakita ko sa inyo yung Filmora ang ginagamit kong pang-edit. Ito, nakikita nyo po ito. Ayan yung pang-edit ko. At kapag kinlik ko po yung new project, meron po akong filter na pwedeng gamitin dyan na ang isang video o isang documents pwede ko pong palumain. Hay nako, Senator Ronald De La Rosa, napakababaw po talaga ng pang-unawa nyo sa authenticity ng isang dokumento. Yeah. Color na papel at saka yung butas doon sa confidential. Si Morales. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Okay, diba? That's what we are going to answer okay. For your honor in my next presentation. In so, some of this slide. Settle tayo dyan na kung hindi yan na-submit at hindi na-approve, obvious, hindi talaga magkakaroon ng control number. Oo yes, nga. Ayun na nga, settled na pala kayo eh. Bakit mo pa rin pinagpipilitan na may PIDEA leaks? Kung walang control number, walang bahagi ng dokumento na nasa pag-iingat ng PIDEA. Kung wala sa pag-iingat ng PIDEA, walang PIDEA leaks. Right. Okay. Please continue. Napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. In this pre-operation report, makikita ko na. If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, parang na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Tama! Nauto ka talaga ni Morales. Yun ang katotohanan, Senator Ronald De La Rosa. Ano sa tingin mo, hindi ka nauuto ni Jonathan Morales? Kung hindi ka nauto ni Jonathan Morales, sumasakay ka sa script nila na pinamumunuan ni Rodrigo Duterte. Alin doon sa dalawa, Senator Ronald De La Rosa, ang dapat naming paniwalaan? Ikaw ay nauto ni Jonathan Morales o ikaw ay sumasakay sa script na pinangungunahan ni Rodrigo Duterte para siraan si Pangulong Bongbong Marcos? Yes. Ano na ba? Kasi sinabi ko naman talaga, totoo, makita mo yung papel, no? Discolored. Andiyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Recording in progress. Napakahina na talaga na ito. Paano daw magkakaroon ng soft copy kung wala ang papel na yan? Unang-una, Senator Ronald De La Rosa, para ka nagsasabi na kung walang alin ang nauna, itlog o manok, ganun ba yun? Pero, mauna ang soft copy bago ang papel. Ang teteng naman na yan. Hindi pa pwede mauna ang papel bago soft copy kasi manggagaling ang papel sa soft copy. Hindi maipiprint ang isang papel na merong laman na mga kung ano-anong entries kung walang soft copy. Very clear yung papel. Brown na nga, oh, sa kalumaan ay, niya. Ay, oh, ito, tingnan mo. Mag-stain sa baba, oh. Pwede ba yung i-compute? Alam mo, Ronald De La Rosa, as chairperson, dapat kasi hindi ka muna humusga kung authentic o hindi yung dokumento niya. Kaya naiipit kayo. Pinaninindigan na lang nitong si De La Rosa yung kanyang paniniwala, mga tol, eh. Physical examination of the papel. Although, xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo.
na lumang papel. Tingnan mo yung mukha ni Chief Escudero. Hindi ko mawari kung matatawa o maiinis, pero tumitingin sa kanya. Senator Ronald De La Rosa, pakinggan mo nga muna ulit itong pahayag nitong si Senate President Mig Zubiri. Maraming salamat, Chairman, sa ating mga resource persons today. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga senators present, magandang hapon din. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. With due respect, Mr. Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. Then the drug test of our president is being brought up, even though it was not did not appear germane to the subject of the motu proprio investigation done last hearing. Under a court of law, although I respect what this chairperson had just discussed just now before I was recognized, but under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it causes reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on, and we do not want a repeat of that. While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, I caution our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Ino-caution ka na ng Senate President. Senator Ronald De La Rosa, kino-caution ka na ng tatay nyo dyan sa Senado. Hindi ka pa rin nakikinig. Nagkamali ako sa pagpindot ng timestamp. Babalik tayo doon sa kanina. Person, i-pass forward na lang natin muna. Dito tayo. Yan. Tuloy tayo rito. Ako na hindi i-disapprove yung operation na yan. Magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. Oh, hindi. So, meaning, tingnan mo nature ng papel. Tingnan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tingnan mo yung color ng papel. Color na papel. At saka yung butas doon sa confidential. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Okay, diba? That's what we are going to answer, okay, for your honor in my next presentation. So, some of this like... Settle there dyan na kung hindi yan na-submit at hindi na-approve, obvious, hindi talaga magkakaroon ng control number. Yes po. Correct? Yes, okay po. Please continue. But napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari or totoo. In this pre-operation report, makikita ko na... If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, parang na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Ano na ba? Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo yung papel, discolored. Andiyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soup copy lang yan. Paano magkakaroon ng soup copy kung wala yung papel na yan? Recording in diba? Progress. Very clear yung papel. Brown na nga, oh, sa kalumaan niya. Mga stain sa baba, oh. Pwede ba yung i-compute? Alam mo, Ronald De La Rosa, as chairperson, dapat kasi hindi ka muna humusga kung authentic o hindi yung dokumento niya. Kaya naiipit siya. Pinaninindigan na lang nitong si De La Rosa yung kanyang paniniwala, mga tol. Physical examination of the papel. Although, xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo. Na lumang papel talaga yan. Kaya nga, ako yung naniniwala sa inyo. Nung wala talaga sa inyo. Most likely, ito sa akin. Kung
Yun na nga eh, naniniwala ka na nawala sa PIDEA pero may PIDEA leaks. Ano yun? Ano yun? De La Rosa, pwede ba yun? May PIDEA leaks kung wala namang dokumentong nag-leak sa kanila? Kung hindi man ito na nilagay sa file ninyo, ito ha, honest opinion ko ito. Walang PIDEA leaks. Kung hindi ito na lagay sa file walang ninyo, PIDEA leaks. Pwedeng ang gumawa nito eh, siyang nagtago ng papel nito. Posible. Ako, yan. O, sino nga yun yung gumawa? Sino gumawa? Si Jonathan Morales, di ba? Eh, para sinabi mo na si Jonathan Morales ang nagtago ng papel. Ay, nako, talagang kengkoy talaga tong hearing na to. Kengkoy. To be honest, I am not destroying you, Morales. Ako, isa lang. Sabay kabig, ano? To be honest, I'm not destroying you, Morales. Kasi naisip ko na pwedeng... Patapusin mo na muna, please, yung presentation ng PIDEA. Saka mo tanungin pagkatapos na mag-present. Ginigiba mo kagad yung PIDEA eh. Para lamang panindigan mo yung mga sinasabi mong paniniwala mo kay Jonathan Morales eh. Ano? Hindi ba pwedeng sabihin ni Senator Kiss Escudero sa kanya, Chairman, keep your mouth shut. Sabihin mo na, never nag-exist yung papel na yan. Yung mukha ni Senator Kiss Escudero, hindi ko talaga ma-describe eh. Nakatingin lang sa kanya na seryoso na parang matatawa eh. Yan ay gawa-gawa lang. Maniwala kaya ako sa'yo? Eh, yung nature ng papel, kahit na photocopy lang yan, ano, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Oh, anong sinisirox niya kung anong kinukopyahan kung wala yan? Kung hindi yan existing. Tingnan niyo yung logic niya, no? Matatawa ako sa logic nitong si De La Rosa. Grabe. Parang grade 1. Hey, May. Yes. Siguro po yung papel na to, dokumentong to nag-exist. Oh, nag-exist on the part of the Mr. Jonathan Morales, because these documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official documents. Well, naniniwala ko sa inyo pag dineclare nyo yan. Dahil talagang tinignan. Ayun nga eh, naniniwala ka pala eh. Kaya itigil mo na tong PIDEA leaks na to. Naniniwala ka, dineclare na nga ng PIDEA. Naniniwala ka na walang dokumentong ganyan sa PIDEA. Ibig sabihin, walang leakage, walang leak. Nak ng teteng talaga. Yung sa record ninyo, tinignan yung sa record ninyo, wala talaga yan. Yes, pero please do not ano? Make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard? Alam namang sabihin ng PIDEA, existing yan, eh wala nga sa kanila. Hindi ba pwedeng may katotohanan, De La Rosa, na yung dokumento na yan, gawa-gawa lamang nitong si Jonathan Morales? Ha? Kung gawa-gawa lamang ni Jonathan Morales, wala ka dapat pinag-iimbestiga na ganyan sa Senado. Sinasayang ninyo ang resources ng taong bayan. Isa, April 30. Ikalawa, May 7. Ikatlo, May 13. Meron pang susunod na hearing. Nak ng teteng naman na yan. Sa bawat hearing ninyo dyan sa Senado, magkano ginagasta ninyo? Libo-libong piso. Pagkain ng mga resource person. Pagkain ninyo. Kuryente. Internet. Nak ng teteng. Tapos ginagasta nyo lamang ang pondo ng bayan sa walang kakwenta-kwentang hearing. Oh, given the benefit of the doubt na ikaw ay gusto mo talagang tumulong sa taong bayan at gusto mong magkaroon ng batas na maaaring magparusa sa mga nagli-leak ng dokumento sa ating gobyerno. Alam mo na yung gagawin mo eh. Bakit kailangan ka pang magpatuloy na magpatuloy, especially irrelevant doon na sa issue na tinatalakay ninyo? Ang reason mo, Senator Ronald De La Rosa, kung bakit kailangan ng ika-apat na hearing ay hindi umattend itong si Pakito Ochoa. Si Pakito Ochoa ba, relevant yung kanyang testimony dito sa PIDEA leaks na iniimbestigahan mo? Hindi po. That is irrelevant and immaterial dyan po sa iniimbestigahan ninyo. Naku ng teteng. Copy niyan. Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba?
Hindi mo ba pwedeng sinik yan? Isingit ko lang ito, mga tol. Balik ako doon sa sinabi ko about kay Paquito Ochoa. Alam niyo po ba, ang gagawin lamang ni Paquito Ochoa pag upo dyan, manunumpa. Pag upo ni Paquito Ochoa, tatanungin siya, wala pong katotohanan ng sinasabi ni Jonathan Morales. Tapos ang laban. Mapipwersa niyo ba si Paquito Ochoa na magsalita pag sinabi niyang wala pong katotohanan? Ang dahilan lamang kung bakit namin pinatawag yan si Jonathan Morales ay ipinaliwanag na po sa inyo ng abogado na si, yung kaninang nagsalitang abogado. Oh, wala na. Kaya bakit pa kailangan ang testimonya? Tingin ko, na-challenge na lamang itong si De La Rosa eh. Kasi una, ang dahilan ni Paquito Ochoa, meron siyang prior appointment, kaya hindi siya nakapunta. Ikalawa, may COVID siya. Kaya hindi na naman siya nakapunta. Para siguro sabihin niya na siya ay may authority at dapat masunod, ipatawag pa rin yan. Pag hindi pa rin pumunta, isupwe na yan. Pag hindi pa rin pumunta, ipa-aresto na yan. Pero walang relevance yung sasabihin ni Paquito Ochoa dito sa investigasyon na sinasagawa niya. That is a grave abuse o posisyon na ginagawa nitong si Ronald De La Rosa. Baka kinalaunan, mauwi pa ito sa kaso-kaso laban sa kanya o laban sa Senado, katulad nung nangyari doon sa Lincoln Ong Bayon, yung kasabwat sa Parmali. Kinatigan ng Korte Suprema yon kasi naging mali ang proseso ng Senado noong mga panahon yon. Gusto nyo rin bang mangyari yon sa 19th Congress, Senator Ronald De La Rosa? Tuloy tayo rito, mga tol. Nagkakaroon ng investigasyon. Okay. Please yes. Continue. Mr. Chairman, if I may. Hindi na nakatiis. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya. He did not submit it. As you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Hindi. Is that document part of your official records? Hindi. My answer, Your Honor, it's no. It's not become. It did not become part of the official records of PIDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. And ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya ay police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap. Pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yan. Iuwi niya yan. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatang... May basher, kaya commercial muna tayo. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially... the State of the Nation of President Marcos. I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people. Itok-itok ang katapat ng basher. Tuloy tayo rito. Gap ng PIDEA. Para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi. Hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA yun. Ganun po ba interpretasyon yes, nyo? Man. So it may be a document prepared by a PIDEA agent but not something that the PIDEA would stand on as of yet because it has not yet been tested. The veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutuan ko po ah. Kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa social media ngayon. Ang allegation ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan ni Operito. Pinigilan siyang i-operate. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan, umakyat hanggang kay Isasyo, ang dami ng pinuntahan, kaya pinatawag pa rin siya sa Malacanang eh. Ang tanong ko, kung hindi bahagi
ng record ng PDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PDEA kung wala sa records? Your Honor, actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior, which is director, the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay Director Francia, submit po siya ng... Kabil? Gusto kong sagutin yung tanong ni Chief Escudero, hindi sinagot nitong abogado eh. Ang tanong ni Chief Escudero, kung walang dokumento sa PDEA, paano itatanggi ng PDEA? Simple lang ang sagot. Wala kaming itatanggi kasi wala ngang dokumento. 'Di ba? Kung walang dokumento, walang maitatanggi, walang PDEA leaks. Ganun kasimple. Ganun pa man, nirerespeto natin ang pagsagot nitong abogado. Ang sagot niya, eh hindi daw sinunod nitong si Jonathan Morales, which is true naman. May protocol tayong sinusunod. Kapag ka kayo po ay nasa law enforcement, may command, chain of command na tinatawag. Hindi pa pwedeng, halimbawa ako, investigador, didirekta kagad ako sa chief of police ko. Didirekta kagad ako sa provincial director ko. More so, didirekta ako sa chief PNP ko. Hindi ganun. Ikaw bilang isang investigador, didirekta ka lang sa team leader mo. Yung team leader mo magsasabi sa intelligence chief ninyo. At yung intelligence chief ninyo sasabihin either sa deputy chief of police o kaya sa chief of police na kagad. Yung chief of police ninyo sasabihin sa provincial director sasabihin sa regional director, the regional director sasabihin sa chief PNP. Sa police, ganun po ang chain of command. Dito sa PDEA, ganun din. Meron silang team leader. At yung team leader nila magre-report sa kanilang division chief. At yung division chief nila magre-report sa kanilang intelligence director. At yung intelligence director nila magre-report sa kanilang deputy director general for operation. At yung DDO nila magre-report sa kanilang director general. Pero lahat po yun, binawaliwala nitong si Jonathan Morales. Your Honor, Mr. Chairman, dininay nga po ang extraction po ni ano. Wait until I recognize you, ha? Kaya may chairman dito para ako magdala sa diskusyon. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say yes. After po sana sa kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang Director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents, na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos dun. And after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha. Magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng authority to operate and pre-operation report. So at yung binabanggit ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Actually, yung mga allegations yes po. So far. Actually, Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned doon po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila sandali, ha? Andito mo lang si General Kaknak. Sir, this happened during your time? Di ba 2012, ikaw, si Gutierrez? No, Your Honor, it was still Yusek Gutierrez. Yusek Gutierrez ba, sir? Yes, sir, because I assume October 18, but my order is October 11. Ngayon, balikan okay. Natin yan. Yung panahon ni Yusek Gutierrez, taon niya si Jonathan Morales.
At ito po yung time na inakusahan sila ng extortion ng halagang 8 milyong piso. At yon ang naging dahilan kung bakit tinanggal na wala ng tiwala si Pinoy kay Gutierrez at ipinalit itong si Kakdak. Aggrieved, dinala nitong si Jonathan Morales ang issue sa mainstream media. Nagpa-interview siya na nagpa-interview. Inatake niya rin si General Kakdak. For simple reason na hindi daw po siya binibigyan ng trabaho. Eh, pinaliwanag na nga eh. Hindi ka pwede muna magtrabaho, floating status ka, kasi may reklamo sa inyong kriminal at administratibo. Oh, doon po lahat nagsimula yan eh. Yung grievance nitong si Jonathan Morales, kaya nagkaroon ng ganunong issue noong 2013. At ngayon, babalik ko sa sinabi natin kanina, dalawa lamang ang pwede natin pagdudahan dito o pwedeng parehas. Patuloy na grievance nitong si Jonathan Morales sa PIDEA dahil tinanggal siya. Ikalawa, kung meron bang nagpapakanta dito at naguhulog sa kanyang jukebox. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Ang hirap po lang natin matanong dahil puro pumanaw na sa langit na. Thank you, sir. If please continue. Dito po sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in authority to operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan dun sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024, na yung kandak niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA? Para po malaman kung totoo o hindi, pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila. Nangyari ba talaga to o hindi? Ang sabi po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan. Ngayon, para pabulaanan niya ni Morales, kasi isa laban sa 7 o 8, ang gagawin na lamang ni Morales, gaslighting. Ano yung gaslighting? Nauunawaan ko kung bakit ganyan ang kanilang pinaghuhugutan kasi nasa PIDEA pa sila. Hindi sila pwedeng lumaban sa pamunuan ng PIDEA. Pwede ba yun? Statement mo lamang yun. Pangga-gaslight mo lamang sa harapan ng publiko yun. Pero wala kang ebidensya para sa bagay na yun. 8 tao ang nagsasalita sa'yo. Na wala sila nung mga panahong iyon sa sinasabi mong pagkuha mo ng statement sa confidential informant na sinasabi mo. O kanino kayo maniniwala? Tanga kayo pag naniwala kayo sa gaslighting na ginagawa ni Jonathan Morales. And based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging subject po. Okay. Yung nga, na-discuss na natin yung previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent? Allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday. Ang sabi rin ng mga agent na yon is wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit nyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area nung panahon na yan. Kaya, just to be fair, just to give way to all these testimonies. Yes po. Pero sige, continue. Sa letter niyo po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why, ang ginawa ni PIDEA... Yung problema, hindi niya masabi kung sinong yung mga tao yes na yun. Po. Ayun nga ang problema sa iyo, Senator Ronald De La Rosa. That is a statement against an statement with evidence presented. Si Jonathan Morales, statement niya lamang alone, walang ebidensya. Ang PIDEA, statement nila coupled with evidence. Ano? Yung duty status during the time ng mga personnel na sinasabi na kasama nitong si Jonathan Morales. Dapat ano na yun eh? Dapat common sense na sa iyo dahil
ito na yung mga tao, sila na yung mga ebidensya. At merong records ang PDEA na ito'y ang kanilang designation at particular duty status nung panahon na binabanggit nitong si Jonathan Morales. At ang sinasabi ng mga tao na yan, walang ganong nangyari. Kanino ka naniniwala? Kay Jonathan Morales pa rin, Senator Ronald De La Rosa. At ang tanong ulit namin, bakit ka patuloy na naniniwala dito kay Jonathan Morales? Oh, Morales, sino yung mga kasama mo doon? Your Honor, nandun po doon sa deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. Yeah, hindi mo bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Pwede ba yon na hindi niya kilala, mga tol? Pwede ba yon na hindi niya na maaalala? Kung hindi maaalala, ipinapaalala ngayon ng PDEA. At ito ang mga duty ng mga panahong iyon. Pero, noong time na yon, wala ngang duty kasi Saturday. Kung walang duty nung Saturday, wala siyang kasama doon. Paano magkakaroon ngayon ng PDEA personnel doon sa office na kanyang pinagtitipahan para kuha na ng confidential informant? Your Honor, napakatagal na po nung ano na yun, pagkuha ko ng statement. At yung... Yan lang ang laging dahilan. Napakatagal. Hindi pa pwede mag-stand dyan, Senator Ronald De La Rosa, palibasa. Ewan ko rito kay De La Rosa. Istorya na yung 2012, Your Honor, na kinunan ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila, no, na ganyan, ano, pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan. Yan ay yung gaslighting niya. Diba? Ibabalik na lamang kuno yung pinagdadaanan daw nila kasi nasa PDEA pa sila at hindi sila pwedeng lumaban sa pamunuan. Nak ng teteng, wala kang pinaguhugutan dyan kung hindi kasinungalingan na lamang Jonathan Morales. Wala naman kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila... Paulit-ulit na naman yung dahilan. Nauunawaan daw, anak ng teteng na yan. David, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat. Nakikita po yung address for Dasi po ito. At ito po ay kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na clerical error yun. 46 Dasi talaga yung unit ni Marcel Soriano kasi nakalagay din doon sa ibang papel. Todo tanggol talaga si Ronald De La Rosa kay Jonathan Morales. Ano? Yung sa ating mga papilis. Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46 dasi sa Rockwell na pinagmamay-ari. Ngayon, meron ditong mga dokumento pa na ipapakita such as blatter entry, saka yung sinasabing affidavit, ano? Pero, alam ninyo, ganito kasi ang totoo eh, ang realidad, ano? Ang blatter kasi, usually, yan ay chronology of events ng mga nagtatranspire na police transaction or official transaction sa isang ahensya. Pero kapag ka ang pinag-uusapan ay confidential informant, eto, honest to goodness tayo rito. Ha. Naging trabaho ko to dati. Hindi po yun ini-entry sa blatter. I do not know bakit ipinakita yan ng PDEA dito just to prove na walang ganun. Kasi ang purpose nga, confidential informant eh. Pag pinut mo into blatter yon, the said information will be known to the public dahil blatter is accessible to the public. Kaya hindi po talaga nilalagay ang anumang impormasyon regarding confidential informant sa blatter entry. Laging nasa types of confidential information yan na ang pwedeng mag-access lamang ay yung mga authorized personnel. Ang blatter kasi pwede kang humingi dyan eh. Diba? Kaya pasensya na kung merong nagko-content about sa blatter pero hindi po yun ang point eh. Ang point is ang sworn statement.
Ngayon, maniniwala ka ba dito sa sinasabi nitong si Jonathan Morales? Walang confidential informant ang mag-e-execute ng kanyang sworn statement. Confidential informant ka nga eh. Ang purpose mo lang magbigay ng impormasyon at yung impormasyon na yon ibabalidate ng iyong ahente, at kapag ka positive i-execute ngayon ang isang operasyon at doon na magsisimula ang mga documentations na kinakailangan para doon sa pagpupursu ng kaso sa hukuman. Pero never mong ilalagay ang pangalan particular ng confidential informant mo sa isang affidavit. Dahil once ang isang affidavit nag-take ng oath, pinatotohanan mo ito, dapat kasama mo siya at dapat makilala, makita rin siya ng mag-a-administer ng oath. Kaya dito malinaw na nagsisinungaling talaga itong si Jonathan Morales. Sasabihin niya, tinranscribe niya yung statement ng kanyang confidential informant at ito ay pina-administer niya sa isang responsible lawyer sa kanilang ahensya na hindi rin nila mapangalanan hanggang sa kasalukuyan. Anyways, mga tol, siguro so much for that. Ang mahalaga, established na itong si Jonathan Morales ay napakasinungaling po talaga. Ang tawag po sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos is a professional liar and siya po ay tinawag na congenital storytelling liar ni dating Chief of Staff and Director General ng PIDEA na si Dionisio Santiago. At para naman sa akin, this person is a pathological liar.